Okay, so andito tayo ngayon sa may labas ng Gaisano Mall of Davao, no? One of the busiest mall in the city. So ngayon, gagawin po natin is papasok po tayo sa loob para i-vlog ko po ang anong meron na makikita natin, no? So tara, sama kayo. So siguro marami rin kayong mga experiences, mga memories po rito, no? So sasabihin ko rin yung sa akin, no? Kung ano man yun. Okay. So yun na nga, no? Bali, Gaisano Mall of Davao, the most the busiest mall within the city, or the busiest mall of town. Oh, wala tayong makikitang tao sa labas, palakad-lakad, pag-ala-gala, kasi lahat pala dito nakapasok sa loob, namamasyal. Oh, di ba, nagpapalamig. So ngayon, dahil nga lumang mall po ito, so marami po tayong mga karanasan po dito, experiences na marahil kayo rin mga taga-Davao na wala na rin dito nakatira. So, baka meron din kayong mga experiences. So, share po natin yun sa comment box o sa comment section. First po natin experience ito sa Gaisano Mall of Davao is syempre itong National Bookstore. Ang ginagawa ko dito dati is nagbabasa po ako ng mga libro. Kunyari, gusto ko magpalamig, tumambay. So, ayokong tumambay dun sa mga kung saan-saan, mga food parks or food courts. So, dito ako sa National Bookstore. Tapos, naghahanap ako ng mga librong interesado kong basahin. Diba? So, example, ito. Fiction and literature. Kunyari, di ba? Yan, basa-basahin ko yan. Pero dati, yung binabasa ko is yung mga business, no? Asa na yun? Bible and devotional. Bibles. Crafts, hobbies, home. Senior high school. Wala yung hinahanap natin yung ano. Ayun, business and investing. So ito yung binabasa natin. Hinahanap ko, ang lagi ko binabasa dati is ano, si Kolayko. Sino nga kilala kay ano, kay Kolayko? Ano yan, wealth coach. Tapos ngayon, gusto kong basahin yung kaya tawag na ito. Hinahanap ko yung libro ni Robert Kiyosaki, yung Rich Dad, Poor Dad. Ano? Napakasikat na ano yan, best-selling book yan, no? Ni Robert Kiyosaki. So yun ano, experience ko lang po yun. So yun ang ginagawa ko dati, pambalipas oras. Okay, next part. Okay, so dito ako. Every Saturday night, meron itong Eurobeaker. Itong Eurobeaker is ano siya, no? Para siyang French beaker, ganun, no? Kung merong French beaker, meron ding Eurobeaker. Itong Eurobeaker, ang ginagawa po namin dito is namimili po kami ng buy one take one. Ayan o. Ano to? Ang ngayon, cream bread jumbo. Dating 67, ngayon ay 57 na lang. So, discount ng 10 pesos. So, dati ang promo po dito is buy one take one, no? Yung parang malapit na mag-expired. Hindi ko alam ngayon kung ganun pa rin ba. Oh, Eurobeaker, 7.80 per 500 ml water. Get free. Oh, parang buy one take one. Tama ba? So ito yung ano, inaabangan namin ng kapatid ko dati. Namimili kami ng buy one take one ng mga chiffon cake, no? Mga ensaymada, basta masasarap siya. Tapos ibibenta ko yan sa aking mga kasamahan sa trabaho sa regular na presyo, di ba? Sarap dito. Oh, so asa na yung ano, mga chiffon cake dati talaga, kasi mga kasamahan ko dati mahilig silang ano, kumain ng chiffon cake. Buy one take one, kasi 3 days na lang, mag-expired na. Kaso ang buy one take one is tubig na lang. Pero katong dati, kung sa unang panahon nga buy one take one, nga 2 days na lang mag-expired, wala na po siya. Kaya nasa na po siya giwala? Before pandemic. Wala, wala pa yung pandemic, no? Giwala na siya. Hindi mo ka namang ano sa una? Habit ba? Sige, salamat. So yun o, experience po natin yun dito dati. Nag-aabang kami ng buy one take one, like every Saturday. Sarap. Eurobeaker. Tapos yan sa dito, wala akong experience, hindi ako mahilig mag grocery sa Gaisano Mall, kasi kapag ka grocery ang usapin, doon ako sa may GS Gaisano Grand Illustre, kasi mas mura doon, feeling ko lang, ha. Okay, experience na di makakalimutan, number 3. Kita niya yan, Jollibee. Oh.
Ang tawag sa akin is ano, Jollibee Spaghetti Baby. Bata pa lang ako, like grade 1, no? So doon ko naalala na kumain ako ng Jollibee. Grade 1 is napakaliit na bata niyan. Pero kaya ko umubos ng tatlong order ng Jollibee Spaghetti. As in, gulat sila. Mga kapatid ko. Sa sobrang liit ko, bansot. So sabi nila, na-south daw ako. Kasi, yun nga, hindi tumubo. Gawa nung napaka-takaw, asiba sa pagkain. Malakas kumain, tapos di naman alam kung saan pinaglalagay, no? Kasi di naman tumataba. So, di ko makalimutan. Kapag Jollibee, alam na nila kung anong kakainin ko, spaghetti. Tatlong order talaga yan. Wala nang iba. Kaya kapag may mga occasion sa amin, like a fiesta and Christmas party and New Year, spaghetti talaga yan. Ang niloloto nila para sa akin, exclusive. O, diba? Hindi naman exclusive, pero sa lahat talaga, sa membro ng pamilya namin, ako talaga yung mahilig sa spaghetti. Hanggang ngayon, spaghetti baby pa rin ako, no? Walang kasawa-sawa. So, yan. Experience number 3 na di makakalimutan. So kayo, ano bang experience po ninyo, no? Wala na yata, yun lang siguro yung ano, yung aking experiences dito. Okay, tama, cinema, no? Sa cinema, meron ditong ano, internet cafe dati, Nitopia. Tama ba guys, no? Early 2000, Nitopia po yung sikat dati kasi hindi pa usa mga Android phones. So kung gusto mo mag-internet, manonood ka ng YouTube. So internet cafe. Nitopia. 25 pesos per hour. Puntahan natin. O, diba? Kaya ayaw kong magpupunta sa mga katong lugar kasi kahit wala tayong pera pambili, mapapabili tayo kasi ang gagaling magsisestock ng mga seller dito, no? Ng mga promo, ng mga sales associates. Okay. Dito na tayo sa pinaka 1, 2, 3, 4, 5th floor. Which is located ang cinema. So, ang pinakauna kong napanood na movie rito sa Gaysano Mall is yung si ano? Fernando Po Jr., Ina Garcia, tapos si Nick Hill. Si Ina Garcia is yun po yung batang gumaganap na bata, yung batang gumaganap dun sa mula sa puso ni Claudine Barreto, Selena Princess Punsalan, ayun, no? Di ba may bata doon? Si Ina Garcia. So ito yun ang pinakauna ko napanood na palabas dito, Fernando Po Jr. That was 2000 something. Bata pa ako noon, no? Since hindi ako laging nanonood dito, gawa nung lagi namin pinapanood ay ang sa Victoria Plaza talaga, yung suki namin. Ayun, no? Tapos na tayong manood ng Black Adam. Napakagandang palabas. By The Rock or Dwayne Johnson. With special participation of Pierce Brosnan. Meron pala to, The Woman King. Showing na pala siya. Ah, coming soon. Yun, no? Experience number 4. Okay, recap tayo. Experience number 1, National Bookstore. Number 2 is Eurobeaker. Number 3 is Jollibee. Number 4 is dito sa cinema. Number 5 pala, yung Nitopia. Yo, wala na. Oo, dito yun dati. Ito. Yan, itong area na to. Nitopia. Sino nakakaalala dyan, no? Shout out sa mga batang 90s na nagkaisip. Late 90s hanggang early 2000. Early 2000 talaga, yan ang kasagsagan kasi kata ng mga net cafe, mga net shops sa mall. Nitopia. So wala na ngayon na Nitopia.
Siyempre, hindi na uso ang internet cafe ngayon, gawa nung Android phone. Tapos, siyempre, maliban sa uso ang Android phone, marami na rin mga mobile games na pinapauso. Tapos sino ba naman na pinapanood ko lang dati nung sa internet cafe kapag nag-YouTube ako? Siyempre binabasa ko yung blogspot ni Britney Spears. Sobrang fan talaga nung Britney Spears. Maniwala kasi hindi siya yung pinaka first ever crush ko talaga. Britney Spears, no? Kaya pag napunta ako ng internet cafe, Britney Spears agad hinahanap ko. Tapos si Ashley Simpson. Yun lang. Wala na ako yung pinagkaka-interesan na ibang mga artist. Britney Spears lang talaga. Tapos, itong si Ashley Simpson. Pero si Ashley Simpson, nagagandahan ako sa kanya. Pero hindi naman talaga ganun kagaling, katalented. Unlike Britney Spears. Iba. Iba talaga si, my one and only. Brittany. Idol ko yan. Kahit ngayon matanda na siya, para sa akin, but maganda pa rin siya. Walang kupas. Yan lang, no? Dito pala. Experience na hindi makakalimutan, number 6. Meron ditong parang 3D ba tawag doon? Ito 3D. Gaysano Mall 3D. Dito ako una nakapanood ng 3D. Yung Hansel and Gretel. Oh, dito ko siya na-experience na nakahiya, kaso nga lang, good thing is lahat kami first timer siguro nung time na yon nanonood ng Hansel and Gretel na binato ng witch. Si Hansel ba yon or si Gretel ba yon? Binato ng witch, tapos yung kahoy na binato ng witch is parang nasalag ni Hansel. Tapos nung nasalag niya, hindi nabasag yung kahoy, tapos yun may tusok pa ganyan papunta. Oh, di ba? Syempre nakasuot ka ng salamin, di ba? Naka-shade ka. O kasi 3D, di ba? So ngayon, umilag kami lahat. Gagi. Ayun, so experience number 6 na di makakalimutan. Ano pa ba? So, dito tayo sa taas. So, wala na siguro, no? Dito tayo akit at gabi na masyado. Kailangan tayo umuwi. Alas 7 na ng gabi, oh. Alas 7 sa 8. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanonood sa akin, sa mga vlog natin. So, share po ninyo yung mga experience dito sa Gaysano Mall. O sa akin, meron kayong experience 6 na hindi ko makakalimutan. O, ulitin ko, recap tayo. Number 1 is yun na sa may National Bookstore. Number 2 is Eurobeaker. National Bookstore, palipas oras, nagbabasa ng mga libro ni Kulay ko. Tapos number 2 is Eurobeaker, nag-aabang ng may 1-take-1 every Saturday. Tapos number 3 is Jollibee Spaghetti. Number 4 is Cinema ni Fernando Po Jr. And number 5 is Nitopia. And number 6 dyan sa may 3D Cinema ulit. First time ever na nakapanood ako ng Cinema 3D Hansel and Gretel. Okay, so bonus dito tayo, no? May pa-bonus tayo dito na igsi na area. Ito yung view deck area ng Gaysano Mall of Davao. Marami na rin nagba-vlog dito, no? Ako din minsan na akong nakapag-vlog dito, pero syempre dito na rin naman na tayo, so pasilip ko na lang para sa ibang mga naka-miss out nung ating episode na yun. Diba? The peak pala, the peak of Gaysano Mall. Diba? Ito yon, the peak of Gaysano Mall. The Pinnacle Hotel Santa Ana. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye.